pelikula sa aking listahan ay ang mga pelikula na naitala bilang pinakamataas na kinita sa kasaysayan. May mga nagbago kaya sa listahan ng nakaraang taon? Kaya naman, samahan niyo ako upang ating tuklasin ang 10 pinakamalaking kinitang pelikula sa kasaysayan ngayong 2019. Bago po tayo ay magsimula, huwag pong kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe. Mag-upload po ako ng isa o dalawang video linggo-linggo. Ito po si Tinagalog. Maraming salamat po. Number 10, Ang Black Panther. Ang Black Panther ay isa sa mga superhero movie na nakabase sa Marvel Comics. Ito ay pinagbidahan ng aktor na si Chadwick Boseman bilang ang Black Panther. Ang pelikulang ito ay may habang 134 na minuto. Ipinalabas sa sinehan sa Amerika ng 16 ng Pebrero taong 2018. Ang budget na inilaan sa paggawa ng pelikulang ito ay 200 milyong dolyar o higit sa 10 bilyong piso. Ang kinita naman ito ay umabot sa higit sa 1 bilyong dolyar o katumbas ng mahigit sa 67 bilyong piso. Number 9, Avengers Age of Ultron. Ang Avengers Age of Ultron ay kabilang sa Marvel Universe na isinulat ni Ginoong Stan Lee. Ito ay idinirect ni Joss Whedon. Ilan sa mga karakter sa pelikulang ito ay sila Iron Man, Thor, si The Hulk, Captain America, Black Widow, Hawkeye at napakarami pang iba. Ang pelikulang ito ay may habang 141 minuto o lagpas sa 2 oras. Ipinalabas sa mga sinehan sa bansang Amerika ng 1 ng Mayo taong 2016. Ang nagastos sa paggawa ng pelikulang ito ay halos 500 milyong dolyar o katumbas ng 25 bilyong piso. Ang kinita naman ng pelikulang ito ay umabot sa 1.6 na bilyong dolyar o katumbas ng 70 bilyong piso. Number 8, Furious 7. Ang pelikulang ito ay mas kilala sa titulong Too Fast, Too Furious 7 o Fast 7 na orihinal na ginampanan ni Vin Diesel at ang yumaong aktor na si Paul Walker. Sa Furious 7 ay kasama na nila si The Rock o Dwayne Johnson bilang isa sa mga karakter na bida. Ang Furious 7 ay idinirect ni James Wan at inilabas ng 3 ng Abril sa sinehan sa bansang Amerika. Ang pelikulang ito ay may habang 137 minuto o lalagpas sa 2 oras. Ang ginasto sa paggawa ng pelikulang ito ay umabot sa 190 milyong dolyar o katumbas ng 9 bilyong piso. Samantalang ang kinita naman ito ay umabot sa 1.5 bilyong dolyar o katumbas ng 75 bilyong piso. Number 7, The Avengers. Isa na namang Marvel movie ang nakapasok sa listahan. Sa 7th pwesto ay ang Avengers, mula pa rin sa original na comics ng yumaong si Ginoong Stan Lee. Ito ay dinirect ni Joss Whedon. Ang ilan sa mga karakter sa pelikulang ito ay walang iba kung hindi sila Iron Man, Thor, ang higanting si The Hulk, ang batikang artistang si Samuel Jackson at napakarami pang iba. Ipinalabas sa mga sinehan sa bansang Amerika ng 4 ng Mayo taong 2012. Ang kabuuang ginastos upang mailagay sa pinilakang tabing ang pelikulang The Avengers ay umabot sa 220 milyong dolyar o katumbas ng 11 bilyong piso. Ang kinita naman ito ay umabot sa 1.5 bilyong dolyar o katumbas ng 78 bilyong piso. Number 6, Jurassic World. Ang Jurassic World ay ang 4 na karugtong ng Jurassic World na serye. Sinong makalilimot, lalo na ang mga batang katulad ko noon na namangha nang makakita ng dinosaur sa sinihan. Ang Jurassic World naman ay idinirek ni Colin Trevorrow na pinagbidahan ng aktor na si Chris Pratt at Bryce Dallas Howard. Ang pelikulang ito ay may habang halos 2 oras at ang kabuuang ginastos upang makabalik ang mga pambihirang dinosaur na ito sa pinilakang tabi ay umabot sa 150 milyong dolyar o katumbas ng 7.5 bilyong piso. Ang kabuuan namang kinita ng Jurassic World ay umabot sa 1.7 bilyong dolyar o katumbas ng 85 bilyong piso. Number 5, Avengers Infinity War.
Isa na namang pelikula na nagmula sa Marvel Universe ay ang ikalima sa pinakamalaking ginitang palabas sa kasaysayan. Ito ay walang iba kundi ang Avengers Infinity War. Ito ay idinirek ni Joe at Anthony Russo bukod sa mga datihan at kilala ng mga karakter. Sa naunang pelikula sa Infinity War ay nadagdagan ang mga karakter katulad na lamang ng mga karakter sa Guardians of the Galaxy, ang grupo nila Black Panther, at lumabas na rin ang karakter ni Thanos. Ang kabuang ginasto sa paggawa ng pelikulang ito ay umabot sa 400 milyong dolyar o katumbas ng 20.4 na bilyong piso. Ang kabuong haba naman ng pelikulang ito ay halos 2.5 oras. Unang inilabas sa mga sinihan sa bansang Amerika ng 27 ng Abril ng taong 2018. Ang kinita nito ay umabot sa mahigit sa 2 bilyong dolyar o katumbas ng 104 na bilyong piso. Number 4, Star Wars: The Force Awakens. Ang Star Wars: The Force Awakens, o kilala rin sa Star Wars Episode 7, ay karugtong ng serye ng Star Wars na nagsimula pa ng taong 1983. Ang Star Wars Force Awakens naman ay idinirek ni J.J. Abrams at pinagbidahan ng mga batikang artistang sila Harrison Ford, Mark Hamill, Carrie Fisher, Daisy Ridley at napakarami pang iba. Ang kabuong haba ng pelikulang ito ay 135 minuto. Ang ginastos naman sa paggawa nito ay humigit sa 258 milyong dolyar o katumbas ng 13 bilyong piso. Samantalang ang kinita naman nito ay halos umabot sa 107 bilyong piso. Number 3, Titanic. Sino ang makalilimot sa karakter ni Jack at Rose? Ang pangatlo sa ating listahan na may pinakamalaking kinita sa takilya ay ang pelikulang Titanic na itinirek ni James Cameron. Pinagbidahan ni Leonardo DiCaprio bilang si Jack at Kate Winslet bilang si Rose. Ang pelikulang ito ay unang inilabas sa sinihan sa bansang Amerika ng 19 ng Disyembre ng taong 1997. Ang kabuong haba ng pelikulang ito ay 195 minuto o lalagpas sa 3 oras. Ang ginastos naman upang magawa ang pelikulang ito ay umabot sa 200 milyong dolyar o katumbas ng 10 bilyong piso. Samantalang ang kinita naman nito ay umabot sa 2.2 bilyong dolyar o katumbas ng 112 bilyong piso. Number 2, Avengers Endgame. Ang ikalawa sa ating listahan ay ang Avengers Endgame. Ang pelikulang ito ay galing pa rin sa Marvel Universe. Idinirek pa rin ng magkapatid na si Anthony at Joe Russo. Ang Endgame ay pinakaabangan ng mga fans ng Marvel Comics pati na rin ng Marvel Universe. Ito ay marahil na rin ay nais malaman ng lahat kung ano nga ba ang naging buhay matapos na ang kalahati ng lahat ng nilalang sa buong kalawakan ay mawala. Inilabas sa mga sinihan sa bansang Amerika ng 22 ng Abril ng taong lamang ito. Ang kabuoang haba ng palabas na ito ay halos 3 oras. Ang kabuoang ginastos sa paggawa ng pelikulang ito ay umabot sa 356 na milyong dolyar o katumbas ng 13.1 bilyong piso. Ang kabuuan namang kinita ng Avengers Endgame ay umabot sa 2.7 bilyong dolyar o katumbas ng 140 bilyong piso. Number 1, Avatar. Ang may hawak pa rin at naitala na pinakamalaking kinitang palabas sa kasaysayan maging ngayong 2019 ay ang pelikulang Avatar na idinirek ni James Cameron. Ito ay pinagbidahan ni Sam Worthington bilang si Jake Sully at Saul Saldana bilang si Neytiri. Unang ipinalabas sa mga sinihan sa bansang Amerika ng 18 ng Disyembre taong 2009. Ang kabuang haba ng pelikulang Avatar ay umabot sa 2.5 oras. Ang kabuang ginastos upang mabuo ang pelikulang ito ay umabot sa 200
36 na bilyong dolyar o katumbas ng 12.5 bilyong piso. Samantalang ang naitalang kinita naman nito ay umabot sa tumataginting na 2.8 bilyong dolyar o katumbas ng humigit sa 143 bilyong piso. Sa dami pa ng mga palabas na pinakaaabangan ay maaari pang magbago ang listahan. At iyan ang 10 pinakamalaking kinitang pelikula sa kasaysayan na naitala ngayong 2019. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag pa rin pong kalimutang i-add ang aking FB account na Tinagalog VIP Community para hindi mahuli sa mga susunod pang mga video. Muli po, ito si Tinagalog at sa inyo po, peace out! It's...